Pagdinig sa isyu ng 6.7 billion pesos na Shabu Hall sa Maynila, sinimula na sa Kamara at PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. iginiit na hindi kukonsintihin anumang anomalya sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Si Melales Mora sa sentro ng balita live. Yes, Angelique, nanindigan ang bagong PNP chief na si General Benjamin Acorda Jr. na sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay hindi nga niya kukonsintihin ang anumang maling gawain o anomalya sa kanilang hanay. Isa si Acorda sa mga humarap dito nga sa isang pagdinig dito sa Kamara ukol sa 990 kilos o 6.7 billion pesos sa buhol sa Maynila. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs sa pangunguna ni Committee Chair Robert Ace Barbers ukol nga sa issue ng 990 kilo shabu haul ng mga otoridad sa Maynila noong 2022 na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Ayon kay Congressman Barbers, layon sa motu proprio inquiry na ito na matukoy kung may cover-up ba talagang nangyari sa insidente, sino-sino ang sangkot dito at kung may mga naging pagkukulang o pagkakamali ba sa mga hakbang ng mga otoridad na maaaring maisayos o ma-improve sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong hakbang o panukala mula sa Kongreso. Sa talumpati naman dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., iginiit nga niya sa ilalim ng kanyang panunungkulan, hindi niya kukonsintihin ang anumang maling gawain o anomalya sa kanilang hanay. At ito ang issue ng Shabu Hall na ito ay patuloy nilang tinututukan hanggang maliwanagan na ang issue at mapanagot ang mga may sala. Sa gitna ng talakayan, hindi naman maiwasang punahin ng mga mambabatas ang anilay inconsistencies sa pahayag ng ilang police officials na humarap sa pagdinig na halata umanong may mga nagsisinungaling sa kanila dahil may mga sali-saliwang impormasyon silang inilalabas. Dito hindi tuloy maiwasang isipin ng ilang kongresista na tila may cover-up umano talaga ang nangyari. Sa hiwalay naman na pahayag ni Police Brigadier General Narciso Domingo, ang na-relieve na PNP Drug Enforcement Group Director dahil sa issue, mariin siyang nanindigan na walang cover-up sa insidente at ginagawa lang nila kung ano ang alam nilang tama at tunay na makatutulong sa pagsupo sa droga at pagpapalabas ng katotohanan. Panawagan niya sa mga mambabatas imbes na ang kanilang lehitimong operasyon ang punahin, sana ipagtuunan na lang ng pansin kung sino-sino talaga ang kasabwat ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ang naarestong police official na pinangalan ng sangkot sa Shabu Hall. Angelique, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin itong pagdinig nga ng House Committee on Dangerous Drugs at isa nga itong si Sergeant Mayo sa mga humarap via video conferencing. At ngayon nga inaabangan natin kung ano din yung mga itatanong at kanyang isisiwalat dito sa motu proprio inquiry ng House Committee on Dangerous Drugs. At Angelique, inaasahan nga natin na mamaya ay talagang mas maraming impormasyon pa ang mailalabas dito sa pagdinig. Angelique? Okay, so Mela, sa ngayon, ano na ang status ng investigasyon at magkakaroon din kaya sila ng isang executive session? Angelique, kanina kasi sa talakayan bago tayo umere ngayon ay may mga kongresista din at may mga resource speakers na nagre-request ng executive session para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito yung kumbaga parang kadugtong ng public hearing kung saan magkakaroon sila ng closed door discussion dito sa mga classified information na maaaring nilang ibahagi na makakatulong din naman sa investigasyon. So Angelique, yan yung inaabangan natin ngayon. At ang ipinupunto nga ni Congressman Barbers ay talaga nga nais nilang matukoy yung mga naging problema dito at kung may cover-up man para hindi na ito maulit pa at tapos na rin yung mga issue nga dito nga sa PNP ukol nga sa issue, Angelique. Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.